Isang bagong batang Pinoy ngayon ang inaabangan dahil sa lakas na taglay nito ay knockout ang mga nakalaban. Ito mga bay ay ang alias CEBUANO assassin ng Cebu na si Reymart Tagacanao. Sa edad na 22 anyos ay pinasok ni Tagacanao ang professional boxing noong March 7, 2022 kung saan ay nakalaban niya si Henry Flor para sa isang fourth rounder match. Unang round ng laban mga bay ay hindi mo akalaing mga baguhan ang nasa ibabaw ng lona. Parehong agresibo ang dalawa at punong-puno ng enerhiya. Pero dito sa second round ay dito na lumamang ang CEBUANO assassin matapos nitong ma-corner si Henry Flor at mapabagsak sa lona. Mula nga nang makatayo ito ay hindi na ito tinantana ni Tagacanao ng suntok hanggang sa matapos ang round. Pagdating sa third round ay isang liver shot ang tumapos kay Henry Flor. Nag-late reaction pa nga ito bago ininda ang sakit sa kanyang tagiliran. Oh my goodness, he is down. And this could be it. He's not looking good. He is not looking good. He is not looking good. Nako, wala na. Tapos. Makalipas ang apat na buwan ay muling umakyat sa ring si Reymart Tagacanao noong Hulyo 23, 2022. Dito mga bay ay nakalaban niya si Jonel Francisco ng Negros Occidental. Umabot rin sa third round ang laban mga bay kung saan ay lantang gulay na si Francisco dahil sa walang humpay na ginagawang atake ni Tagacanao. Kung saan nga ay muntika nang bumagsak si Francisco kung may sapat lang na oras. Oh, what a punch by Tagacanao! And Francisco is still standing, trying to... there's Francisco. That straight part. End of round number 3. Subalit bago mag-umpisa ang round 4, ay hindi na tumayo si Francisco at wala na daw itong sapat na lakas para makapagpatuloy sa laban. Kaya panalo si Tagacanao by corner stoppage at consider na rin itong knockout sa kanyang record. Reymart Tagacanao! Bago magtapos ang taong 2022, ay nagkaroon pa ng laban si Tagacanao noong December 8 at isang veterano ang itinapat kay Reymart upang mas masubukan ang kanyang tibay. Nakalaban niya rito mga bay, si Jerry Tabago na may kartadang 3 wins with 9 losses at 1 draw. Subalit ang laban na para sana mabigyan si Tagacanao ng magandang duelo ay nauwi rin sa isang one-sided favor para kay Reymart sapagkat malayo ang agwat ng lakas ng dalawa. Kung saan mga bay ay halos walang naibitaw na suntok si Tabago at inabsorb lang nito ang mga mabibigat na suntok ni Tagacanao. Dito nga mga bay ay umayaw na rin si Tabago bago mag-umpisa ang pangalawang round. I think umayaw na yung Tabago partner. It's a first round na TKO win for Reymart. Para sa unang laban ni Reymart sa taong 2023, ay nakaharap niya ang pambato ng Sambuanga del Norte noong February 25, 2023. Ito mga bay ay si Isagani Saludar na may kartadang 3 wins with 2 knockouts at may 2 talo. Habang si Tagacanao naman ay may malinis na kartadang 3 wins all by way of knockouts. Umpisa na ng laban mga bay at si Saludar rito ang nakapula na trunks at bughaw naman si Tagacanao. Kaliwete at mas maliit si Saludar at may lakas rin ang kamao nito na hindi pwedeng baliwalain. Sa duelong ito ay nagpapakita ng pagka-agresibo si Saludar at sinusupress nito si Tagacanao para hindi magamit ang reach advantage. Tsaka yung intention nung Saludar, yung mata niya. Right, good overhand by Saludar. Nanililisik, parang ganun. Good straight naman inside the guard by Tagacanao. Mm. Good straight also by Saludar. Moments Sage. Of round 1. Si yung mayroong isang fans dito si Reymart Tagacanao, si Isab. Sabi ni Shako Dumalik, thank you PMI Boxing. See you win the first bid for the IBF World Championship. Nakaw! Nakikita mo partner na both fighters are trying to size up each other. Tagacanao with that good distansya. Nice body work by Tagacanao! Tagacanao and... Sa isangang body shot mga bay, ay hindi kinaya ni Saludar ang pamimilipit mula sa nagbabagang suntok ni Tagacanao. Was the significant punch.
na tumama kay Isagani sa Saludar. The thud of that body shot, partner, from the CEBUANO. At sa ganun lang kabilis, mga bay, ay natapos agad ang laban sa round 1. Umakyat na nga ngayon ang record ng CEBUANO Assassin sa 4 wins with 4 knockouts. Now, from Premier Boxing Stable, Reymart Tagacanao! Mahigit sa 2 buwan, mga bay, ay muling lumaban ang CEBUANO Assassin nitong Mayo 6, 2023. Nakalaban niya rito si Ruel Julian na nagmula pa sa Malaybalay City, Bukidnon. Pula ang gloves na suot ni Tagacanao rito, mga bay, at the usual ang pinapakitang galaw ng CEBUANO Assassin, yung bilis at liksi at pagpapanatili sa magandang distansya sa kalaban pagkatapos magpakawala ng mga kombinasyon. Mabilis siya magsimula, partner. Definitely, magaling dumistansya, launches that long jab perfectly. At the same time, itong si Ruel Julian din, mahaba, no? He has that showing excellent defense early on. Yes, I think partner. Si Julian, last spot here also in Bohol, yes. Medyo hindi siya pinalan on that fight card. Yes, and he is back here in Bohol to face the CEBUANO Assassin. Ito namang si CEBUANO Assassin, partner, just came from a knockout win. Kasi lahat ng panalo ni Tagacanao, ni CEBUANO Assassin, is via knockout, ano? And he is a very popular also because nagmamarathon din tong batang to. Exactly, no? A runner also. I think he hurt Julian there. On the body, partner, on the yes, body. But good job by Julian at showing gaining composure, no? That body is a suspect for Ruel Julian. He loses by a body punch also nung huli niyang laban. Yes. Oh, nice there body assault again by Tagacanao. Tagacanao going to the body early on. Tries to stick that uppercut towards the ribs of Julian. Nakita mo yung pasyensya ng Tagacanao, partner. Hindi na siya yung basta lang papasok just because the opponent was a little bit groggy. There you have it. May pasyensya na ang batang to. That was a left straight we saw kanina from Ruel. There you have it. Another left straight by Ruel Julian. But he seemingly medyo naka recover siya from that yes. big body punch from Tagacanao. Exactly, partner. He rose from that adversity early on, but Tagacanao relentless. But partner, yung kaliwa nung Julian na medyo malakas din yun. So Tagacanao must be very careful pagpasok niya. Exactly. Another body punch by Tagacanao. Wow. There you have it, a body shot that dug into the body of Ruel Julian. Our referee, okay, partner. Kung gaano kasakit at kalakas ang suntok ni Tagacanao, ay tanging ang mga nakalaban lang niya ang nakakaalam. At sana sa lalong madaling panahon ay maitapat sa mga dayuhang fighter ang CEBUANO Assassin at mas lalong mamayagpag ang kanyang pangalan sa entablado ng larong palakasan. Daghang salamat, mga bay, at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Pakicomment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.